for this new day. Magpapatuloy po tayong magpasalamat dahil ang pag-uusapan pa rin natin ay it's all about Thanksgiving. Dito lang po yan sa si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. I'm Deaconess Irene Lagahik Bioya. I'm your devotional leader for today! Tayo po ay sumandaling manalangin. Sa kagandahan ng umaga, Ama, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan, sa iyong pag-iingat sa amin. Muli naming nasilayan ng bagong umaga. Salamat po, O Diyos. Patuloy naming dalangin na ikaw po ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan sa magitan ng aming devotion for this morning, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy na gumabay po sa amin at patuloy na makita namin, Panginoon, ang mensahe mo, O Diyos, na siyang dadalhin namin sa buong maghapon na ito at sa bawat araw ng aming buhay. Sa iyo po namin itinatalaga ang napakagandang umaga na binigay mo po sa amin. In Jesus' name we pray, we say Amen. Pag
Ang title po ng ating devotion for this morning, Be Joyful, Prayerful, and Thankful. Ang text po natin ay mula sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. Alam ko gamit na gamit sa ating lahat ang text nating ito. Isa nga ito sa paborito kong reminder ni Lord. According to this verse, we should be joyful at all times. Hindi sometimes, kundi at all times. Take note of this and we will discover na magiging joyful ka if pinapractice mo yung unconditional forgiveness. Ito po pala ang sikreto na dapat mong maranasan, dapat mong maramdaman upang magkaroon ka ng tunay na kagalakan kung wala kang galit, hinanakit o itinatagong anumang bigat dyan sa puso mo. Kapag tayo ay nagpapatawad sa mga nagkakasala, nagkakamali, nakakasakit sa ating mga damdamin, hinggit tayo ang magbebenepisyo. Tatamuhin natin ang tunay na kagalakan dahil siguro mawawala ng bigat o alalahanin dito sa ating puso at isip. Kahit di natin aminin sobrang tayong nasasaktan or tayo pa rin yung nahihirapan kapag hindi po tayo okay o meron tayong daladalang galit sa ating mga puso. Di po ba? Tatamuhin natin ang tunay na kagalakan if di natin ito ini-stack dito sa isip at puso natin. So, dito ay pinapaalala sa atin ang pagsunod sa 70 times 7 na pagpapatawad. Parating magpatawad upang tunay na tayo ay makaranas ng palagi ang kagalakan sa ating buhay. If we have bitterness, unforgiving spirit blocks joy. Kung baga sa ilog, di dumadalo yung pag-agos ng tubig, hindi dumadalo yung blessings kasi may mga basurang nakabara. So, alisin o huwag hayaang may magbabara upang di ka maging joyful. Marami pa rin tayong pagdaraan ng mga nagpapasad sa atin, nagpapahirap o iba't ibang circumstances sa buhay natin. Okay lang yun, basta't huwag lang di magpapatawad. Hindi mo kasi makikita ang mas mahalagang bagay na nasa iyo upang magalak ka pa ng labis. Mga ka-faith, magkaiba ang maging masaya sa magalak. Joy is in the heart. Happiness is in the face. Joy is of the soul. Happiness is of the moment. Joy is an inner feeling. Happiness is an outward expression. Joy endures hardship and trials and connects with meaning and purpose. Then, let us pangalawa po, yung pray at all times. What does it mean? Ibig bang sabihin ito, di na tayo titigil sa pananalangin, araw at gabi? To pray without ceasing means to have our minds always on the good things of God. To be in constant communication with our God. Or every occasion, in every season of our life. Pray when you are weak and even sa panahon na okay, malakas at matatag ka. Prayer is not just for emergencies, okay po? O lalo na kapag wala ka nang magawa. Yung bang last option mo na? No. It should be a habit. Maging way of life natin, kaya sinasabing at all times. Huwag lang tayong manalangin kapag nasa tough ka ng buhay mo. Or pray even when things are going well. Sinasabi lang huwag tumigil na manalangin dahil lang sa tingin mo masyadong mahirap yung iyong pinagdaraanan. Just pray until something happens. Remember yung push, P-U-S-H, pray until something happens. Okay? Pray until you receive an answer from God. If tinugon na syempre, let's go back again at mag-pray na naman tayo upang magpasalamat, di po ba? Yan ang kailangan natin. Kaya, pray at all times. And then third, be thankful in all circumstances. Napakadaling magpasalamat if all things are okay. Smooth and at peace ang nangyayari sa ating buhay.
nakukuha mo ang lahat ng gusto mo at successful ka. But when things go wrong, maraming karanasang nagpapalungkot sa iyo, nagpapahirap sa iyo. Kasama na po rito ang pagkakaroon ng mabibigat na karamdaman at lahat wala sa iyo. Wala kang pera, wala kang love life, wala kang work, for sure. Pati ang pagpapasalamat sa Diyos ay nasasama sa mahirap gawin. Nawawala ng spirit of gratitude. Aminin. Actually, kung titingnan mo lang ang buhay mo, marami ka pa rin makikitang dapat ipagpasalamat dahil ito ay meron pa rin biyayang ipinagkakaloob sa si Lord. Let's face the fact that talagang hindi naman madali ang mabuhay sa mundong ito. Sa biyaya lang talaga tayo ni Lord umaasa. Focus on the sa mga ginagawa ni Lord sa mensaheng dala ng bagong umaga sa mga karanasan natin, yung may napupulot tayong aral o di kaya may blessings pa rin itong kasing dala-dala sa ating buhay. Makikita mo how good our God is and you will be amazed. Sigurado akong di mo kakayaning di magpasalamat. In closing, ito ang kalooban ng Diyos na tayo'y laging magsaliksik ng kalooban niya. Ano bang nais ni Lord sa atin? He wants our attention. Basahin niyo na lang po. According to Deuteronomy chapter 8 verse 11 and to 17, basahin niyo po mamaya yung verses na ito. Basta ito po ang nagpapaalala kahit ano pa ang mata mo ninyo, huwag na huwag mo siyang kakalimutan dahil kay Lord galing ang lahat ng yan. Then second, He wants our love. In Psalms 8 verse 3 and 4, sinasabi lang din doon po na mahal tayo ni Lord at binibigay niya ang lahat sa atin. Ibalik rin natin ang pagmamahal na ito sa Kanya sa iba't ibang kaparaanan din po. And then third, He wants our obedience. Tingnan niyo po sa 1 John 5:3. Isa sa pagpapakita ng pagmamahal natin kay Lord ay yung pagsunod sa Kanyang mga utos. Kaya naman daw natin ito dahil tutulungan tayo ng ating Lord God. And then, fourth, He wants our life. Yung buhay na ito ay magamit natin ayon sa Kanyang kalooban at sa ikapupuri ng Kanyang pangalan. He wants our company para sa pakikipag-isa natin sa ating Lord Jesus. Ang magkaroon ng union with Christ is the center of our salvation and our sanctification and central to all of our deepest joy in this life. Ito yung essence ng pagiging Kristiyano natin. Ito yung pagkakaroon ng relasyon natin sa ating Lord Jesus. Remember, magaganap ito sa atin if we have union with Christ. Christ is our... Dapat ang Christ natin ay nasa ating puso. Christ is in our hearts. Ipinapaalala sa atin ng teksto, to be joyful always. There are so much reasons to be joyful for. To pray at all times. Maging prayerful tayo. To stay stronger in life. We need to communicate with our Lord as we often we can. Dapat madalas. Po. And be thankful in all. Sa lahat, hindi sa iilan o magaganda at masasaya lang. Our text telling us even sa mga masasakit, malulungkot, at mahihirap na sitwasyon or kasaganahan, nais niyang pagsaluhan natin ang lahat ng ito. Kasalo, it means kasama natin siya. Siya'y nakikipag-isa sa atin. Hallelujah! Napakabuti po ng ating Diyos. Maraming salamat po sa iyo, Abba Father. Tayo po'y sumandaling manalangin. O makapangyarihan namin Diyos, Ama, Abba Father, we thank you, Lord God. Narito po muli, pinaalala mo sa amin, Panginoon, na kami ay tunay na laging magpasalamat sa iyo sa anumang aming nararanasan. Marapat lamang na ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri. Panginoon, makita po namin even Lord God sa mga pagsubok na hinaharap po namin, makita po namin yung iyong mga kamay, ang iyong kapangyarihan na siyang gumagawa sa mga ito. Makita po namin ang blessings mo Lord God. Makita po namin
yung pagtulong mo po sa amin, O Diyos. Wala pong imposible sa iyo. Panginoon, patuloy na maibigay po namin sa iyo ang aming attention, yung aming pagmamahal, yung aming pagsunod, O Diyos, ang aming buhay. Lord God, nagnais po namin na lagi ka namin makasama. Lord God, alam po namin na hindi namin ito magagawa kung wala ang pagtulong ng iyong banal na Espiritu. O Diyos, kilala mo po ang aking mga kasama, ang aking mga ka-faith na naririto. Batid mo po ang kanilang pinagdaraanan. Dalangin po namin, dalangin ko po, O Diyos, na ang mensahe sa umaging ito ay magpaalala at magbigay ng pag-asa at kagalakan. Lord God, ano man po ang kanilang pinagdaraanan. I'm praying for them, Lord God, in Jesus' name. Samahan mo po sila at tulungan. Ano man po ang kanilang panalangin sa iyo, ito po nawa ay mabigyan mo, Panginoon, ng katugunan, Lord God. Alam po namin, ang aming Diyos ay nakikinig. Ang aming Diyos ay gumagawa. Ang aming Diyos ay patuloy na kumikilos sa aming buhay sa bawat araw. At sa oras na ito, Ama, sa iyo po sila idinadalangin, O Diyos. Patuloy po naming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman. Patuloy na bigyan mo po sila ng kagalingan. Hipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay upang dumaloy sa kanilang kagalingan, O Diyos, na ito ay maranasan nila at maipatotoo nila, Panginoon. Lord God, anuman po ang kalalagayan ng aming mga kapatid, ang aming mga ka-faith, in Jesus' name, Lord God, be with them. Salamat po, Ama. Ano man po ang haharapin namin sa buong maghapon na ito, alam po namin na ikaw ang aming kasama at hindi po kami mag-aalala. Sa iyo po ang mataas na papuri, Ama. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Hello and hi po sa ating mga ka-faith. Shout out na po tayo ngayon. Hello po sa ating mga friends na nakilala ko at nagsabi ng full support nila sa ating online ministry, lalo na po sa umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Palagi po sila nating kasama, naka-intune po sa atin. Sweet morning po kina Laarni Pacto, Rose Pacto, Vicente Pacto, si Edmond Sula, Myanmar Reunion. Hello, hello sa inyo. Sila po ay na-meet ko. Yung iba po sa kanila na-meet ko sa Baguio. Hello also sa lahat ng dumalo ng ating Maya Convocation sa Baguio. Face to face to all lang aking mga batchmate, classmates, 1998. Yes, hello po sa inyo. Di na ako magme-mention ng names, baka po may makaligtaan ako. Happy birthday to our celebrators, November 6, Sunday. Kay John Cedric de la Cruz. At ngayon, nag-iisa lamang. Happy, happy birthday kay Jonalyn Dancel. Nasa UK po siya. She is a younger sister ng ating Doc Janet. Okay, Liban, working as nurse sa UK. Happy, happy birthday and happy wedding anniversary to all. Patuloy na pagpalain po kayo ng ating Lord God. Para po sa ating birthday verse, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Mula po sa Numbers chapter 6, verse 24 to 26. Happy, happy birthday and happy wedding anniversary to all and nagse-celebrate. God bless you. Ito po'y para sa inyo. Thank you so much for joining me today. Hanggang sa matapos, nawa ay napagaang ang inyong umaga at nagpaalala na parating magalak, manalangin sa lahat ng oras at magpasalamat sa anumang sitwasyon ng ating buhay. God is with us. Kindly like and share, subscribe. If hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, NaxUMCPH, and don't forget to hit the notification bell to get notified when we post new videos. Umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. God loves you, and so do I!